Hello, everyone. Good evening, good afternoon, and good morning to everyone. Lahat ng Pinoy sa buong mundo. Kamusta kayong lahat? Welcome to Pinoy Survivor. Yung mga bago natin na mga Pinoy Survivor, you're welcome. Habol na lang kayo sa mga videos. Marami na. Kung gusto nyo malaman yung mga kwento nung nasa AFP pa ako, simulan nyo sa video number 1 o 3. And then, hanggang ano na yon, mga 45 yata yun lahat-lahat eh. Then, itong Cadet Diaries, nagsimula ng video 62. No? 62. Tatlong video yun na civilian life, elementary, high school, college, and then sa 65, video 65, yun na yung nagplebo na ako. So ngayon, magse-second class na ako. Yun, kakatapos lang ng yearling. Yearling year, ayoko naman kwento tungkol sa yearling. Panay ano naman yun eh, panay academics ang kwento. So, hindi pa rin ako magaling. Maraming salamat sa mga nag-a-advise na uminom ng turmeric at saka oregano. May ubo pa rin, saka may sipon. Diba? Maganda yung boses. Mayroon pa rin akong sakit. So, yan na kami. Oh. Second class Delta. Diba? Sana ko dyan. Sino yung pinakamukhang ano dyan? Magan. Kita nyo? Panay serious ano? Isa lang ang gago dyan, nakatawa eh. Okay. So, again, welcome. Sana may enjoy kayo. So, video 82. Second class here. Tama. First class na ang class 82. Sa video 82. Okay, tama no? So, kakagraduate lang ng class 81. Sa graduation week, ano yan? Busy yung schedule eh, no? Busy silang lahat. Tapos no, upon graduation, automatic yan. Dunking. Itatapong ka dun sa sandayal, dun sa tubig doon, yung pond. Sana nga mababaw eh. Dapat ganyan lang yun eh. Para paghagis mong ganyan, talagang tatama yung likod doon sa ano, dun sa ilalim. Joke. yung iba para makaganti lang eh. Kikilitin mong ganyan yung upper class. Tapos may kabog pa eh. Kakabugin pang ganyan. Hindi na niya alam kung saan nanggagaling yung kabog eh. Eh meron naman yung maglo-long shot. Yung galing sa likod na likod, biglang ikakabog na ganyan. Oh. Kasi binubuhat siya eh. Usually ng mga plebo tsaka ng yearling. And then, kakabugin yung ano. Parang kung ano, day of reckoning kasi ang dunking eh. It shows also yung ano na love ka ng underclass. Love ba may kabog? Oo. Talaga lahat naman madadunk eh. Kasi parang kulang naman ang buhay mo kung di ka magpapadunk. So yun yung ano. Pagka-dunking, graduate, alis na sila. Punta na silang city. Magpapaalam sa mga foster parents nila, sa mga girlfriend. And then, magbabakasyon na. Usually, mga 2 linggo ang bakasyon before they all report dun sa mga corresponding ano nila, respective branch of service. Air Force, mag-ano nga sila, flying school. Army, automatic yan, ano, kundi Scout Ranger Orientation Course, Scout Ranger, o kaya direct kanya-kanya na silang ano, report sa mga unit nila. Kasi kailangan na ng mga bagong tiniente. Kasi nakababad na doon yung mga nauna. Yung class 79, class 80. So ngayon, class 81. Sila ngayon yung isasabak. And yung danger is automatic, second lieutenant hanggang mag-first Louis, 3 taon yun. Plus yung 4 years na second na first lieutenant, 7 years. Nandun yung danger na pwedeng matimbog.
Kaya yung mga magan, pinagdadasal yan na mauna. Mauna. Pati magdadasal ng mga naiwan na na kadete, mauna na sana ganyan, maambus na sana si ganon. O, yun. So, ngayon, yung class 82, sila ngayon yung ano, sila ngayon yung incoming first class. In fact, nag-turnover na, so sila na ngayon yung ano, busy ngayon sila magpatahi ng mga chevron, mga siyempre yung mga cadet captain eh. Tuwan-tuwa, cadet captain sila eh. Kasi ano naman yan, malaki yung chevron, ano, kapal. Pero nakakaloko rin naman yung ano eh, yung mga battalion staff. Kasi kahit cadet lieutenant yon, meron dito pang dagdag, akala mo cadet captain din. In fact, mas makapal pa nga, mas mukhang malaki pa nga yung chevron nila sa isang company commander. So, pero tinuro ko naman sa inyo kung paano tignan, ano? In one of the past videos. And then, yung mga, ano pa ba gagawin ng ano? Magbe-break lahat eh. Magbe-break. Pero bago mag-break, transferring of barracks. Ano ha, I am stressing what's happening. Kasi lalagyan ko ng kicker later on eh. So again, ulit na naman tayo, meron transferring of barracks. Every year, transferring of barracks yon. So in your whole cadet life, apat na beses kayo mag-transferring of barracks. Apat na taon ka, so ma-experience mo lahat yon. Apat na taon. So it takes 1 week or more dun sa transferring. Kasi gulo-gulo yan. Ganunan eh, yung mga kadete kasi masyadong mahal yung kanyang ano, kutsyon na sarapan o nag-requisition siya ng bago, ayaw niyang iwanan. Hindi naman ganyan yun eh, ano naman yung galing sa command eh. Pero dahil sa bagong-bago, ang sarapigan, eh yung iba kasi luma na. Ay, ang gagawin niya, dadalin niya yung kutsyon niya. Tapos yung iba naman, pinahigpitan niya yung banks niya. Hindi squeaking banks. Kasi yung iba, kakagalaw yung kakagalaw, gumaganyan. Sumasayo yung banks. Kada twist and turn mo, gumagalaw yung banks with you. So, ang ginagawa nung iba, dinadala yung banks nila, bumbo. Eh ngayon, pagka pinapasok sa kwarto, ang nangyayari ngayon dyan, minsan, hindi maipasok. Kaya ang gagawin, kakalasin. So, you can just imagine yung traffic nandun sa hallway. Ang daming banks na waiting, ang daming banks na gustong ilabas from the room. Kasi yung upper class na galing doon, ilalabas din niya. Yung pupunta doon upper class, ipapasok din niya. And then yung mga drawer, yung drawer sa study table, kukunin lahat, lalagyan ng personal staff niya, mga libro, whatever, daladala ngayon niya ng mga plebo. Automatic ang workforce ng transferring of barracks, mga plebo, utusan. So, bubunuti na ganyan, and then daladalang ganyan, patong-patong. So, pag ikaw naman, pagpasok mo sa kwarto, wala ka ng drawer. Wala na. Kasi kinuwi. Pinaglagyan eh. And then, yung pagka na isaksak na doon sa lalagyan niyang drawer, pinanghakot ba? Iiwanan yung drawer doon sa labas. O, paano mo ngayon maghahanap ka ngayon ng drawer mong makikita na nakalabas sa mga hallway? That's why... Transferring of barracks in the academy is very nasty. It takes so much of everyone's time. Lalo na yung mga plebo. Take note of that. Yung statement ko na yun. Okay, tapos noon, ng transferring of barracks, yung class 82, preparing na yun to receive the plebs. No, yung mga plebo. Kasi pagkatapos ng break nila, balik sila, organize sila ngayon to the new cadet battalion. Yung sinasabi ko ng previous na mga vlog. Sila ngayon magre-receive ng plebo, yung class 82. At ganyan na ang nakalakihan. Ganyan yung sistema. Dati ang nagre-receive yearling, pero no can do. Mainit pa yung dugo ng mga yearling. Masyadong gustong gumante. So, naging first class na. So, tamang-tama, first class, galing ng break, and then, malapit na magtiniente, 1 year to go, hindi na magkocommit ng hazing. Hindi na. Takot na. O ano na lang, moderate na lang. Kasi baka, sayang yung 4 na taon niya, madismiss siya, o 3 taon na siya, kasi magpa-first class siya. Sayang naman, madismiss pa siya for hazing. Ang kinakadismiss talaga ng first class,
dalawa lang. Academics at saka honor. Yun. Remember that. Honor at saka academics. Si Kudia, first class, dismiss ng honor. Okay? So, merong mga na di-dismiss na first class for honor. At tatalakayin ko yun in one of the blogs, future blogs. Tapos nun, since yung first class, pagkagaling sa break, wala masyadong gagawin yan, habang iniintay nila yung plebo, pagka nakabalik sila, wala pa yung plebo, April 1 kasi yung plebo eh. In our case, sa class namin, 1979, baka may pumunta, class 80 ang nag-receive sa amin, pero naghintay sila ng 15 days. Kami doon muna dinala sa Fort Bonifacio. Marines ang nag-receive sa amin. Similarly ngayon, nangyayari ngayon sa mga kadete, hindi nag-receive yung first class. Ang nag-receive daw, panay tactical officer at saka mga sundalo. So I would probably assume na yung nangyari sa mga bagong kadete ngayon, eh parang yung nangyari sa amin. Siguro kinukuha nila yung best practices. Tingnan yung class 83. Pinakamaraming general yan. Pinakamagaling na klase. Kung daming magagalit. Galit yung mga class 70s tsaka yung ibang class na galit. Mga class 80s, no? Pero the best class ang 83. So, tinitignan nila, ano ba nangyari sa 83? Oo, nireceive sila ng Marines. Nag 15 days sila doon. And then, ang pagdating namin sa academy, April 15 na. Mukhang tama ah. Kasi mukhang okay ang 83 eh. Diba? Mukhang magandang performance ng 83 sa academy at the same time sa field. Maraming Gold Cross, maraming mga war veterans, mga magagaling. Apat yung chief of staff namin. Oh. Ang dami namin general, pinakamarami sa armed forces. Eh, buti nga, umalis ako eh. Nadagdagan pa sana na isa eh. Parang type na type ko mang asar ngayon ng ibang klase, no? sorry, joke lang. Snappy rin naman yung ibang klase. Lalo na yung 84, 85, 86. Snappy yan. Kasi dumaan yan sa snappy na 83. O, yung cadet corps noon eh, 83, 84, 85, 86. Kita mo yung 86, yung mga plebo namin. Apat ang 4-star sa PNP. Sila Bato, Kaskolan, sila Agbayalde, ano ba isa? Na panay mga ano namin yan, production line namin yan. Dumaan lahat yan sa brigade. Sinunto ko lahat yan. Joke. Kumbaga sa ano, dumaan yan lahat sa kamaong ko. Dumaan yan lahat. Kaya kita mo, matigasin na 86. Anyway, joke lang ha. baka isipin yung totoo. All right, sir. So, ang ano diyan, there is a system in place. Ang comment ko lang doon sa sistema ngayon sa mga bagong plebo na there is pressure kasi galing sa labas at saka sa media at saka kung sa mga civilian sa whatever, no? Where the pressure is coming from. Dahil doon sa nangyari kay cadet dormitoryo sa Malangit Nawa. So, pahawak na muna sa iba. Wag na, sa mga takbo muna. Comment. Wag niyong masamain. Saan ba galing yung hazing kay cadet dormitoryo? Sino ba yun ang haze? Anong class ba? Yearling ba? Second class? Kasi ang humahawak naman sa NCBN first class. Pero I see the idea na may ibang humawak muna is okay lang. Mas okay lang. Parang kumbaga sa ano, kumbaga sa sasakyan na bago, bine-break in mo. From civilian life, tinatransform mo siya to military life. A quick way of doing it na hindi masyadong
taxing sa first class. Kasi pwede mo naman turuan yung first class in that 15 days ng military leadership, military ek-ek, whatever. Discipline, operations, etc., strategy, whatever na pwede mo ituro doon sa first class para yung time na 15 days, natututo din yung mga first class. Ang comment ko lang, mga sir, kung papahawak mo na rin lang sa iba, no? Hindi sa cadet corps, hindi sa member ng cadet corps, hindi doon sa ruling class for 15 days, eh sana pahawak mo na lang doon sa ano, sa talagang nagte-train. Di ba? Yung talagang expertise nila, mag-train. Di ba? Meron naman tayong TRACOM, meron naman tayong whatever sa bawat branch of service eh. Pero since bulk ng academy graduates napupunta sa army, might as well ipatrain mo sa army. Kasi yung amin, Marines ang nag-train. Alam nyo ba, lumabas sa amin, pagka tinatanong kami, "Sir, yes, sir! Sir, yes, sir!" Eh, galit na galit yung upper class kasi, ba't ganyan kayo sumagot? Marines eh. "Sir, yes, sir!" Eh, sabi sa amin, nung mga first class no, na class 80, "Yes, sir" lang. Wala nang "sir, yes, sir." "Yes, sir." Yun lang. Sa Marines kasi, you begin with "sir," you end with "sir." "Sir, yes, sir." So, confused kami lalo. Ang sa akin, ang iniisip, ang inaano ko, I was thinking, kung bubuhusan mo na rin lang ng konting talino at konting wisdom, pareceive mo, wag sa tak-o. Kasi yung tak-o, chapsoy, halo-halo rin yung mga tak-o. May Air Force, may Army, may Navy. Halo-halo rin naman yung mga tak-o. Tapos nun, kung paano mo i-standardize yan? Might as well, pahawak mo, pa-transform mo sila from civilian to military or cadets, cadet status, sa mga instructor talaga natin na bihasa sa training, which are the ones in the military school, sa TRACOM, sa training command, or whichever command na involved sa training. And then, you get the best of the best. You get the veterans of Mindanao, of Visayas, Luzon, the best officers, Medal of Valor awardees, Gold Cross awardees, DCS, nahulma ng maigi sa field duty, because this will keep the cadets, the new cadets, interested. Right away, bigla silang kukwentuhan ng mga adventures and attitudes ng mga military officers natin, second lieutenant hanggang captain, na kung anong ina-expect sa field, paano nila hinawakan yung mga mas matanda sa kanila ng mga enlisted man, paano nila ginawa. Di ba mas maganda? Tapos, standardized. Hindi yung papahawak mo ngayon dito, tapos no, next year, iba naman. Para naman tayo, pana-experimento eh. Kasi kung the idea is to transform the cadet from civilian to military, bigyan mo, gamitin mo yung dalawang linggo na yon, kung ganun yung sistema, dalawang linggo, idali mo sila sa training center, sa training ko. Kung gusto nyo, scout ranger, training center, rangerize yung training niya. Kung gusto nyo, yung mga, ang daming training school na involved talaga, araw-araw, yun ang buhay nila, yun yung ginagawa nila for the past several years. Yun yung ginagawa, may doctrine. So why not expose this young cadets, these new cadets, yung mga plebo, sa doktrina talaga. Yung walang hapyaw-hapyaw, walang half-bake, walang hula-hula, walang kung anything goes, kung ano yung gusto ng tak-o. Kasi it's hard to coordinate the actions of the officers, the tactical officers, kung ganyan. And then yung 15 days na yon, gamitin na lang natin, mga sir, yung 15 days na yon, kung sino man yung mga tactical officer dyan, turuan nyo rin para yung hindi may nagde-deviate. Eh, meron kang bell curve eh, may ang standard deviation, ang dami eh. Isa lang yung sumusunod sa command eh. Sa training doctrine ng academy, yung iba, you hate some more. Oh, who's the plebe here? Who's the one supervising this plebe? He's pulling you. You walk him already.
Tapos pagka nakakita ng may hinihis doon, alam niyang may nag-hihis. He looks the other way around. Anong klase? Tapos magsisisihan pagka may namatay. Maghuhugas ng kamay. I-train niyo yung mga tako. Isa lang ang standard. Isa lang. Oh, pagka umalis doon sa standard na yon, hindi sumunod, you make him pay. Kasuhan ninyo. O kaya tanggalin ninyo, itapon nyo sa Mindanao. Ganon, hindi yung, bugalgal yung training ng academy eh. Sorry, wala akong inaaway sa inyo. Nagsasuggest pa lang ako niya ngayon. Nagsasuggest pa lang ako. Kung inabot nyo ako, magan ako. Hindi lang tayo nag-abot-abot eh. Kasi mahirap yung bubuhatin yung sarili mong bangko and then pupurinin yung sarili. Pero right behind, when your back is turned, makikita nyo, palpak. May nangyayaring di maganda. How can you say na okay na sa academy, tapos meron pang mali? Okay, ito pa, comment. Sorry ah, comment. Pagka meron ka bang tiniente, company commander, o kaya batalyon commander na palpak, anong gagawin ng division commander? Anong gagawin niya? Yung two-star, anong gagawin? Siya ba ang hahawak ng batalyon? Di ba hindi? ngayon na nangyari sa kadete, sa cadet corps, nagkaroon ng hazing. May namatay. O, di may palpak, di ba? Anong ginawa? Hindi na muna hawakan ng first class. Hawakan muna ng mga tako. Anong klase? E di parang it is the same as sa field, sa actual natin. Pagka nagkamali yung isang sarhento, ikaw, tiniente, ang pupunta doon sa patrol at siya yung maghahawak ng team. Nakakalimutan niya na siya yung commander. Dapat, you act as a commander. You act as a superintendent. You act as a commandant. You act as a senior tactical officer. Hindi yung right there, may decision. Kasi may clamor yung labas, etc. Baguhin na natin. Ang dami nagsasalita. Presidente, down the line, hanggang SND, tapos nun, AFP Chief of Staff, civilian, lahat ng media, naggaganyan-ganyan, sasalita-salita. Pati yung itong academy, wala, may iwas sa flak. You should be very brave to take whatever is being said and then tell them, huwag kayong makialam, alam namin ginagawa namin. Hindi yung, ang daming natatanggap na ganyan eh, tapos nun, sasalag-salagin and then, biglang magbibigay. Tapos nun, babaguhin bigla yung sistema. Eh, hindi yung pangana, intindihan yung problema eh. Ano yung problema? Sir, ano problema? ano ba problema? Bakit ba hinampas ng libro? Bakit hinampas ng libro yung plebong kawawa? Tapos, yun lang ba yung problema? Paano yung mga nagnanakaw? Paano yung mga nawawalan doon ng pera? Paano yung kinukuha yung ATM? Paano yung mga babaeng binabastos? Meron ba? Alam ko, meron eh. deny to death? That will not solve the problem. So, again, yung ini-stress ko before I suffer a heart attack, ang is the officers in the academy and the chief of staff now, Bob Baccaro, was the commandant when Dormitorio met that accident, no? That death, no? He was the commandant of cadets. And I am hoping that as chief of staff, Bob, Cadet Bob, is able to implement and institutionalize changes that will make the academy a better place to develop our future officers. He is now in a position.
He resigned as the commandant of cadets when that happened. And now he's the chief of staff. Nung panahon namin, General De Villa was the commandant, I think, when Salas died. And he was replaced by Colonel Enrile, who was the commandant when Cadet Ramos died. Both De Villa and Enrile became chief of staff. And now, si Cadet Bob Bacaro, General Bacaro. And they are all snappy officers. Magagaling na mga opisyal. So, some will say command responsibility. Wala yun. Kung baga sa anong mas mahalaga, alamin natin kung ano yung problema. Eh, may mas mataas sa kanila eh. Commandant sila, may superintendent niya eh. So, may mga tako. If you will hit them with command responsibility, ang mas maganda, you hit the problem. Inabutan nila yan eh, ganyan eh. They're trying to change everything. Minimize naman yung hazing. I know because nung kami first class, sinasabi sa amin, tanggalin yung hazing talaga. Maraming insisting eh. Hindi mo maano. Ganon din naman sa actual field experience. Tinatanggal nila yung mga kalokohan na sundalo. O ano nangyari? Merong mga matitigas ang ulo. Sa akin nga eh, muntik na mag-mutiny yung mga tao eh. Kasi ayaw kong payagan mag-ano eh. Ayaw kong magpayagan na mag-shifting sa gold panning eh. At may trabaho eh, gusto ng mga ibang tao. Papasok sila. Tapos dala barel. Eh, sabi ko, pumasok kayo, huwag kayong magdadala ng barel. Mag-mutiny yung mga tao. So, may mga given na aabutan mo and then kinakailangan you become a commander na you solve the problem. So, balik tayo doon sa sinasabi ko, nag-institute ng change ang academy. They're trying to work out the best possible solution. Ang suggestion ko lang, mga sir, kung ipapareceive mo na rin lang, ang sa tingin ko, huwag mong pareceive sa mga tako. Ang mga tako, iba-ibang pinanggalingan na unit, no? Iba-ibang branch of service pa. Tapos, iba-iba ang naging experience. Iba-iba rin sila nung kadete sila. Iba-ibang, siguro iba rin yung time frame ng kadete sila sa ngayon. And then, isasaksak mo, and then, you expect them to teach the new cadets. I think, mas maganda, gumawa na lang ng sistema nga, na some training unit, you get the best of the best officers, the best enlisted men, the best unit. Let's say, meron kang galing sa Air Force, Navy, Marines, Army, Scout Ranger, Special Forces, mga ganun. And use the 15 days. Sa totoo nga lang, yung 15 days na yun eh, pwede pang maging airborne yung mga yan eh. Oh, they qualified na agad sila. O sa 15 days na yun, dahil pwedeng ituro eh. I-jump pack mo nga eh. Such that pagkatapos nila dyan, and then they are received by the Corps, eh mas magaling sila doon sa Cadet Corps. Ang Cadet Corps, Cadet upperclassmen kasi sila yung mag-benefit, yung klase na yun, mag-benefit ng kompleto rekado. Nandun na lahat. And then, na-indoctrinate pa sila kung ano yung expect nila sa academy. Siguro, mas konti mag-resign. And then, ayusin na lang yung sistema, i-tweak na lang, na hindi masyadong, focus sa kawalangyaan. Paano yung mga order na ewan na hindi mo naman alam yung application. May mga nagja-justify na kailangan yon kasi military nga itong pinasok. Oo. Ang tanong ko nga eh, ito ah, yung mga sundalo ko, mga sundalo, Pilipinas pa lang pag-usapan, yung mga sundalo ko, hindi naman nag-PMA yan eh. Hindi nag-PMA.
O, bakit sila nakakasunod? Bakit sila lumulusob? Bakit sila handang mamatay? Bakit nila kayang i-deliver at magawa yung mission? Hindi naman nag-PMA yan. Hindi naman nag-plebo yan eh. Nag-trainee. Oo. Sino nag-conduct ng training? Yung mga nasa training center. Oh, ganun katagal ba yung training nila? 4 na taon? Hindi. Buwan. Eh, 1 buwan, 2 buwan, pinakamatagal na yung 6 na buwan. O how come snappy? Tama? Anong diferensya? Hindi naman, hinihaze ba sila? Ewan ko. Tanong kayo sa mga sundalo kung kinuryente sila. Kung kumain sila na ipis o kung whatever, alam ko pa na exercise lang ang pinagagawa dyan eh. Oh, kung kinabog sila, maybe. But the thing is, the challenge, no? Probably we can develop officers and men of the armed forces who do not need so much na maltreatment. Ewan ko lang. Maybe there is a better way. Outmoded na masyado yung maltreatment. Ang sabi ko nga eh, noon, panahon ng gera, sinimulan niyang academy ulit, na una, class 51, pumasok sila, 1948, galing sa gera lahat. So, siguro nakita nila yung mga karumaldubal ng pinagagawa ng mga Hapon sa mga dating mga naging opisyal. Tapos noon, nakita nila, umiiyak yung iba, nag-i-squeal. Kaya, we have to toughen our new graduates. So, baka ganun na nangyari sa academy. And then, pasa-pasa na. And then, sabi ko nga, yung naging source ng mga kadete, kung saan-saan galing na pamilya yan, kung saan-saan galing na universidad, kaya, chapsuy. Kung ano-anong maisipan, mayroong nangunguryente, may magpapakain sa'yo ng kung ano, kiwi, glow, paplansyahin ka, may baseball bat ka, ipapaddle ka, o iba-iba pinanggalingan. Pero meron ding mababait. O, di ba? So, doon palang alam mo na, walang standard. Merong plebong nagrat, merong plebong hindi nagrat, merong plebong kinuryente, merong plebong hindi kinuryente. O, anong klaseng training institution yun? Walang standard. Iba-iba. Merong iba nga, complying to get 0.0. Merong iba, complying to get 10.0. Perfect. O, paano yun? O, de, something is wrong with the standard. So, you look into that. Something is wrong with our standard. O, sige, ayaw pang mamin. O, sige, bakit merong mga drug lord? Bakit merong mga pabaon? Bakit merong mga corrupt? Merong nagbibigay nga ng lupa ng Zambales eh. Doon, nagkaroon tuloy ng problema sa West Philippines, nagkaroon ng island. 2 general na nagbigay. P-mayor. Deny pa tayo. Something is wrong with the system. Tapos sasabihin ng iba, mas grabe yan pag walang honor system. Something is wrong with our attitude. Deny. Depend. Pero ayaw aminin yung mali. Something is wrong with our, if we want to come out with better officers, better men, hindi robot, hindi yung may on and off switch, we look into the system. We do our homework. We are, sabi nga nung asawa ko eh, nag-master's tayo, nag-doctorate. We were trained to become critical thinkers. Dati, brute force. Pagka PMA ka, brute force ka, kaya yan, native talent. Pero hindi, nag-masters ka, nag-doctorate ka. So, kumbaga sa ano, you try to identify what is the problem, where is the problem, and you do not just adopt knee-jerk solutions. So, sabi ko, again, sasabihin ko, stress ko, until such time we admit that there is a problem, we will never go far. Magkakaroon lagi tayo ng problema. Laging merong mga kaso. So, sa ngayon, tuloy-tuloy. Sa amin, tuloy-tuloy pa rin yung cycle. So,
graduate yung 81, first class na ngayon yung 82, at least yung mga 82, mga very kind, mga mababait, mga reasonable. Happy ako. Oh, bow. Salute. Magagaling ang 82. Tahimik ang 82. Hindi mareklamo. Hindi mapapel. Hindi, kahit na nasa serbisyo sila, hindi sila naninira. Hindi sila umaangkin ng more than what is due to them. Hindi sila credit grabber. No, hindi. Mababait ang 82. And I can attest to that. Wala nga naging chief of staff sa kanila eh. Pero tahimik sila. Kung ano lang ibigay sa kanila, yun ang ano ng class 82. Mga ano sila, mga ano nga sila eh. Responsible people. Baka maiyak pa ako. Okay. So nag-turnover na ng ano no, cadet officers na yung class 82 and then yung plebo na recognized na, yung class 84 na recognized na. Last year kami yon, no? Pero sabi ko nga na na-recognize na kami, pero trotting ka pa ngayon. This time sa Delta, na-recognize sila. Walang trotting, wala. And then meron akong mga mista na gusto gawin yung ginawa sa amin. Away-away din kami. Nagkaroon ng anuhan nun eh. Nagkaroon ng konting labanan doon yung 83 at saka yung 82. But I was able to correct that, pacify that sa mga mista. Kasi pangit eh. Pinagtanggol ka ng class 82 against sa 81. Tapos ngayon gusto mong gawin ulit dahil sa mali nga yung ginagawa na recognize ka na, trotting ka pa. Pinagtanggol kami ng 82. Tapos ngayon, yung 84 na recognize, ang gusto nung ibang mista, mag-trot din yung 84. Eh, where will it end? Ano, gantihan? Wala. So, nabi ko sa mga class 82, sir, akong bahala sa mista ako. Ano, kabugin ko yung matigas ang ulo. Parang ganun ba? Awahin ko. Kasi mali naman talaga. Prinsipyo, mali eh. Alam mo na nga mali, tapos anong gagawin mo sa underclass? Kasi nga, para lang gumante, mali. Pero no, ano, na natigil din. So, recognize na yung 84. So, magbe-break, magiging barracks ang mga plebo. Again, alam na kung sino yung mga ano, pambaron ng 84, yung mga snappy, no? Mataas sila sa aptitude. So I say, that's why I'm saying it's a cycle, no? Paulit-ulit lang lahat. Dinaanan ng 81, dinaanan ng 82, dinaanan namin ngayon, dadaanan namin ngayon. So kami ngayon, yung class 82 ang nagpe-prepare para sa new cadet battalion ng class 85. Mind you, may namatay nung class 84. So ngayon, mahigpit talaga ngayon ang command. So mainit sila sa mga hazing. So ngayon, yung class 85, inaano nila ngayon, inalagaan in such a way na gusto pa magkaroon ng commitment na wala sa class 85 ang mag-haze ng class 86. So, tandaan nyo yun, na may commitment na ginagawa. Hindi naman binebaby. Pinag-exercise din sila, mga 85. Pero ang premise nga nung iba, yan, nagmamature na yung ibang tactical officer. Nagmamature na rin eh. Kasi ang premise, perhaps we can graduate officers, we can create officers na hindi kinakailangan i-haze. Tama? Hindi kinakailangan na ano, pahirapan mo siya ng tamang military way na pahirap. Exercise, physical, whatever, no? Eh, yung mag-FTX nga ng pagkatagal-tagal, mag-escape and evasion ka. Oh, yun lang, ang daming paraan eh. Hindi yung kakabugin mo ng kakabugin and then wala rin mga, ano matatandaan niya doon? Wala. Ano, matigas ang tiyan niya? Eh, pagka tumanda yan, di ba? Inom lang na inom, lalaki tiyan. Ang lalaki ng tiyan, tignan niyo yung mga ibang general, ang lalaki ng tiyan na gano'n. Eh,
No amount din yung pinagsuntok mo yung tiyan. Tumitigas. Eh wala, pagtanda rin eh. Malaki rin tiyan na ganyan. Lambot din. Pisa-pisa inyo yung mga tiyan ng ano, ng mga colonel to general. Hawakan nyo yung tiyan. Tigas. Ah, malambot. Malambot na. Joke. Joke. Totoo naman eh. Okay. Sorry ha, dahil magalit ako. Magpapayat kayo. Hindi, pagka-active ka, dapat, malitan tiyan. Sexy. Tama si Lacson. Si General Lacson. Ha? Sir, magandang gabi. Tama lang yung ganun, yung 34 yung waistline. Ang sisexy natin nung kadete tayo, 29, 30 ang mga waistline. Tapos pagdating ng General, 40. 44. Malang yan. Pag-golf pa, malang yan. Wala, walang mapapala. Lalaki nanti yan eh. Nakakaya sa mga sundalo natin. Oh, tsaka ano ha? An officer. Dapat, ano ka, sexy ka. Kasi ikaw ang standard eh. Hindi yung kung, makikita mo, mga general, ang lalaki eh. Kakaya. Tinuro naman sa atin yan eh. At di ba pagka yung kadete, lumalaki yung tiyan at na laglag na yung dibdib, eh, pinagko-comply, pinatatakbo with poncho sa Borromeo Field. O sinong dumaan sa ganon? Second class na, second class, third year. O yearling, ang lalaki nila, tataba, kain ng kain eh. Pinagre-report sila ng ano, mass command and cadence. Lahat sila. Sama-sama ko, isang platoon, lahat ng matataba, ikot sila sa Borromeo Field. Tatandaan nyo yung ano, nung graduating na kami, tayo, nung ano na ako, nung first class, di ba, pinagano ko yung mga matataba, pinagano ko, track and field relay ko sila, yung 4x400. Lahat na mataba. Oh. Di ba nakakatuwa yan? 100 meter dash yung matataba. Kakaya. Anyway. So, mapunta tayo doon pagka nag-vlog ako ng first class. Nasa pa-second class pa lang tayo. So, walang yahaba na. Oh. Ito na naman. Oh, yung class 85, papasok na NCBN, yung class 82, new cadet battalion, sila yung ano, take charge. Yung class 84, yearling na sila, automatic, ano yun? Weapons training, na gaya namin, noong nakaraan. Main class 83, second class, Southern Cruise, o Southern Tour. So kami ngayon yung iikot sa Pilipinas para silent drill. Magsa-silent drill, mag-iimbita, ganito yung mga kadete, forma-forma ka ng konti, hikayatin mo yung mga estudyante. Kaya nga sa university ang punte, no? I-introduce namin yung academy na, hi, hello, ito kami, tas may silent drill. Hanga ngayon, basta ang ano doon, you bring the academy closer to the people. So, yun yung ano ng Southern Tour. Hanggat mare. Tapos, nakabarko kayo, island hopping, no? And then, receive din kayo ng mga official nyo, ng mga P-mayor din. So, ganon. Masaya. Kain kayo ng kain. Boodles. Tapos, hop ng hop. Maraming girls, no? Ewan ko ngayon kung paano gagawin. May mga kadeteng babae. So, ano, nag-imbita rin ba ng ano, mga guys? So, ewan mo, paano yun? Alam nga naman yung kadete sa kadete makipagsayawan, ano. Anyway, as maganda yung mga babae na ang kadete ang invite sa mga guys, no? Anyway, so Southern Tour, nagkaroon ng provisional battalion and by sheer luck, kasi anyone could be the battalion commander, provisional battalion commander. And I was lucky, I was the one appointed to become the provisional battalion commander ng second class during our Southern Tour. Ang naging staff ko noon, si Bob De La Rea. Tapos si
Boy Banyo, Juanito Banyo. Tapos no si Gose. Si Laong Laan Gose, si Magnaye. Yung number ano ng klase namin, number 2. Number 2 ba? Yeah, number 2 ng klase, si Magnaye. And then si John Depano, yung isa sa mga contender ng first captain sa class. Iba hindi ko matanda. Konti lang naman. Batalyon lang naman to eh. Batalyon level. So, 4-5 yung staff. Yun ang natatandaan ko. Yung specific functions nila, parang si ang deputy yata nun si ano eh. I don't know. Si Bob yata ang deputy. So, ganun. Kasama pa yata si ano doon, si Azul. Ano? Si Azul. So, siya yung training ano, officer. At the same time, siya yung nag-ano sa silent drill. So, basically, ang gandang break nun para sa akin. Para sa akin, actually. Sa aking pagtahak ng ano, hanggang pag-first class. Magandang ano yun, exercise. And kayo, kung sino man yung kadete na ma-appoint sa mga provisional battalion, sabi ko nga, make good. Make good. Because it is, kahit hindi ka maging cadet officer dun sa dulo, at least nagkaroon ka ng experience how to lead co-equals. No? Mga mista mo eh. Alam, mahirap magdala ng mga kasing talino mo o mas matalino sa'yo. Madaling magdala ng mga sundalo. And for that test of leadership, pahawakin sa'yo yung mga mista mo. Aba, that is a great opportunity na pagka na naka-deliver ka at saka maganda yung pagkaka-handle mo, it's a good enough experience. Kahit hindi ka na umabot doon sa dulo eh, na maging cadet officer, mas maganda na ma-handle mo yung mga mista mo. Kasi, sino, bakit maniniwala sa'yo yung mista mo? Eh pare-pares lang kayong pare-pares lang naman kayong 83 eh, o pare-pares lang kayong ano o matitigas ang ulo, pare-pares kayong mga bata o, pero it is really a good opportunity to test your leadership skills. So ayun, nag-isip ako kung ano yung dapat gawin. Anong ginawa ko nung alam ko nang kami yung ako yung ano, yung head. Nasita pa nga ako noon eh ni Captain Galang eh. Anong klase kang batalyon, Commander? Kasi nga eh ayos mo yung mamista ko eh, nasa formation na kami. Sabi ko, "Bok bok, wala nang gagalaw, tiyo na, please, please lang." Anak ng toko, ayun. Pa-please-please pa ako sa mga mista. Eh, siyempre, mista, anong tinuro sa amin? Huwag mong kakayahin yung mista mo, mahalin mo yung mista mo. Eh, so, ako naman, ang soft ng dating ko sa mga mista ko. Sabi ko, "Bok, bok, attention na. May official, may official." Mga ganun ako, may official. Si Captain Galang, siya yung acting, ano, senior tactical officer. Ay, "Bok, bok, tama na. Kasi naka-form na kami eh. Ang dami pang gumagalaw, ang dami pang maingay." Nagalit si Captain Galang. "What kind of commander are you?" Ay, nagulat yung aso. sorry. Tulog ka ulit. Nagulat yung aso ko. "What kind of commander are you? Is this the way you're going to lead your classmates, your class, in the Southern Tour? May gali!" Sabing ganun, galit na galit sa... Right there, gusto ko nang, "Sir, palitan nyo na lang ako. Palitan nyo na lang ako. Ayoko nang ganito, ayoko nang ganito. Kasi eh, gusto nyo, mag-implement ako ng ano, prim and proper. Standard ninyo. Eh, ang titigas ng ulo ng mga to eh. Matikas 83. Matikas 83. Matigas ang ulo. At that point in time." Clarify ha, mga mista, okay, magalit. "At that point in time, 83, matigas ang ulo." Eh, pumutay buko sa inyo eh. So, anyway. "Bok, attention call na."
excuse me, attention call na book, wag no, tama na. Tapos pinagalitan ako. Hanggang ngayon, naalala ko yun eh. And then, as I said, it was an opportunity. That sermon, that outburst from Captain Enrique Galang developed me somehow. Yung outburst na yun. So, okay. I wanted to recover. I wanted to to show him na iba yung perception niya sa akin. So, sige, seryosohin ko to. Yan, serious na ako. So, I met my classmates, yung staff and all that. Tapos sabi ko, ganito ang gusto mangyari. Yung mga nakaraan na klase, ang feedback. Feedback. So, homework na muna. Ano yung standard ng mga nakaraan? 80, 81, 82, yung mga inabutan natin. So, ito yung mga complain. Ito yung sinasabi ng mga ibang official. Kasi I did some probing. Ano daw eh, sabog-sabog, yung ganun. Tapos nun, parang walang disiplina ang nangyari. Pagdating ng kainan, wala. Naka-buffet eh, naka-buffet. Pagdating ng ganyan, wow, wagam, pasok na ganyan. Pag alis, wala na pagkain. Yung mga babae, wala na pagkain. O pagka-party, o pagka-ano, kung sino man yung mga bisita. Talagang kita mo ganyan eh, parang mga locust. Kita mo, may tanim, di ba? Pagdating nila, wagam, pag alis, wala na. Yung lechon, buto na lang. Ikatete eh. Sanay sa ganun eh, yung plebo, di ba? Pag sinigaw, boodle fight! Pagpalok na yan. Eh, wala pang sumisigaw ng boodle fight eh. Basta sinabi, you can eat. Pag ganyan, lunch is served. Pagka ganyan, ay, nako, wala na. Ubos-ubos yung pagkain. Merong di nakakakain. So, isa yun ang problema. Tapos doon, yung mga party, yung mga babae na magaganda, sobrang ganda, yun yung napuputakti. Pero merong mga nababangko, yung I'm sorry for the language, merong mga nandun lang sa silya. Another. And then, yung, ang dami pang mga kwento, no? So, okay, well taken. Anong ginawa namin? Inorganize namin. Pagdating sa kainan, simple ang solusyon. Kinausap ko yung mga mista. Una, yung Council of Commander, yung mga dalawa lang naman yun, tatlo lang naman kami yung commander eh. Pero then, nag-usap-usap na kami ng mga mista. And then, ginamit ko yung class president at the time. Si John, siya yung presidente. Ay ko, ganito, tayo yung provisional battalion officers at saka yung class officers were the one responsible. So, ano man magiging outcome ito. Remember, pagka ito natapos, ang tatandaan, hindi yung class 83. Ang tatandaan, PMA. So, yun yung ano. Now, there should be order in messing. So, ang gagawin natin, rotation. Sabi kong ganun. So, the order of messing is 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, first battalion, ang unang tatayo at kakain. Pagkatapos na sila kumuha ng pagkain, get what is enough for them. Kasi iniisip, may naroon pang kakain na iba. Uunahin yung lahat ng babae, kumain. Oh. So, first, 1, 2, 3, 4. And then, second, pagka nakakuha ng mga babae ng pagkain, mauna na sila. Tsaka ngayon yung 1, 2, 3, 4 hanggang 4th battalion. And then, sa susunod na kainan, 2, 3, 4, 1. Mauna naman yung 2nd battalion. And then, ang susunod ulit, 3, 4, 1, 2. Di ba kaganda, kasimple? Pero grabe ang feedback. Wow, ang disiplinado. Sinasabi na nga ng ano, kain na kayo. Hindi pa namin. Meron pa akong kumukuha ng pagkain. And the class 83, was hailed na napaka-disiplinado. Kita? Eh, yung academy, tuwan-tuwa yung mga tao. Ibang klase yung disiplina ng academy ah. Simple lang yung kainan. Ina-announce ko lang sa formation. Order of messing, 4-3-2-1. O, de unimport battalion, susunod yung third,
Susunod yung second, susunod one. Class officers, tsaka yung kaming mga cadet officer, magsasabi, okay, tayo na. Sabay-sabay tatayo ngayon yung 3rd battalion, kasi tapos na yung 4th battalion, sila ngayon ang kukuha. Oh. Eh, nakaupo yung 2nd, tsaka yung 1st. Hindi naman maubusan ng pagkain eh. Tsaka binibigyan sila ng time lahat para makakain. Kasi ako, tinitignan ko yung oras lagi eh. Kasi inaano ko, siguro yung messing order eh, ganito, ganyan, ganyan. Minsan nga, nagkamali ako eh. Kasi nauna na yung, nag 4-3-2-1 na, tapos yung sumunod, sinabi ko, 4-3-2-1 ulit. Galit yung 3rd battalion eh. Sabi ko, tao lang, nagkakamali rin. Pati ganun sa pagsayaw, sa mga party, order of ano. De ngayon, sa party natin ngayon, bukas kasi ng gabi, iba na naman, ibang port. So ngayon, ang priority, 1, 2, 3, 4. Oh, so mauna yung 1. Lusob ngayon, 1st battalion. Oh, sige, kung gusto nyong makipag-date kayo, okay lang, nauna na kayo. So, may the best man win naman yung sabi ko eh. May the best man win. Ba't nyo titiktahan yung babae kung sinong gusto niya? E di kung sino yung gusto niya doon sa 1, 2, 3, 4 battalion, kung sinong gusto niya, kung gusto niya yung tagahok, eh kahit nahuli yung tagahok, kasi port siya na priority eh, eh mas gwapo siya, pwede yun. Eh meron akong mista dyan, oh. Pambira naman kasi, tignan mo naman bok yung ibang nakaupo dyan. Ang sorry ah, pero totoo naman nangyari ito eh. Sabi niya, tignan mo naman, slagable. Alam niyo, slagable yung mukha daw. Sabi ko, Bok, tignan mo yung mukha mo. Tignan mo yung mukha mo. Parang ang gwapo-gwapo mo. Ikaw, 45-90-90 yung mukha mo. Dismissable yung mukha mo. Bakit ka nakalusot dun sa ano? Eh, sorry, ganun kami mag-usap na mga mista eh. Kung siga, masiga yung iba, dapat ganun eh. Eh, kung makasalita ka na pangit yung mga babae, ikaw naman, kala mo, napakagwapo mo, walang iya ka. Ang pangit-pangit mo nga eh. Talaga naman pangit eh. Walang iyang yun. Okay. So, and then, inorganize ko. Doon pa lang kami sa barracks. Naghihintay kami ng nagdodraw pa lang kami ng mga equipment, ano? Ng mga uniform and all that. Naghahanda kami. Sinabi ko na doon sa class president, naglista na kami ng mga pangalan. Sino yung mga entertainer ng klase? Automatic, yung cadet combo, meron 3 piece na pinaghahandaan lagi. Bolt piles, number 1, number 2, number 3. Pag sinabing bolt piles, ano yon? Yung dekahon. Bolt piles, number 1. Yun yung song number 1, song number 2, song number 3. Kasi may accolade. Pag sinabing, weh, anchor, anchor, anchor. Anchor, anchor. Ang kulit, no? De, tuktugo sila ulit. So, meron silang kasunod na piece. Ganon din yung mga singer sa klase. O, yung mga patawa sa klase, may mga poet, mga ganon. So, yung mga singer dyan, sila Kaloy Kita, tapos si Marcos, Kadet Marcos, si Ed Anyo, tsaka si Carillo, sila yung patawa. Yung chief of staff. Si Small, tsaka si Big, eh, si Carillo. Hihilain si Carillo. Yung kahit malit daw siya, eh kaya yung pabagsakin yung malaki. Yung kwentuhan ba? Ang MC automatic, si John DePano, yung presidente namin at that time, presidente. Nasa staff ko rin pala si Don Di Custodio. Tapos nun si Bob De La Rea o kaya si Per Kilikot. Siya yung isa sa mga, tsaka kumakanta rin. Maraming may talent sa klase. That's why it's so easy to organize kung ano yung entertainment ng klase. Because we will be received by the LGUs of every province that we will be going to. We're trying to introduce the academy and then pakakainin kami and very hospitable sila. We will be even offered yung key ng, let's say, Zamboanga, Iloilo. Kami naman, in return, we will entertain them. Sa night, we will entertain them with our cadet combo, class 83, and our individual singers. And may hap, and then sa umaga, silent drill of 83.
ang lamang yung mga hindi nagsa-silent drill. Kasi sinasabi nga nila, ay kami nagturo dyan sa mga nagsa-silent drill na yan. Tapos na kami dyan. Yung mga yan ang ano, ang mga nautusan mag-perform. O hindi kaya, ay kami nag-perform doon sa huli na ano, na province. Palitan kami eh. Tapos pabibilibin nga yung mga babae. Oh, kita mo yan. Puputok yan. Hawak ka lang. Tapos pag ganyan, puputok nga. Ay, oo nga, no? Oh, kita mo, kami nagturo dyan. Kami nagturo. alam namin. Yan, nagbibilang sila eh. Oh, kita mo, pagka-close niyan, yan, magbababa yan, magaganyan yan. Tapos, yan, sasayaw. Oh, yun. So, marunong humugot yung mga mista namin. Eh, all throughout eh, nanonood lang naman sila, no? So, merong ano, silent drill na baku-baku yung ano, yung field. May hukay, pinagukayan niya tayo ng ano eh, ng poste na kinakabitan ng ano, ng volleyball. Meron dalawa doon na hukay. Numista ako, nahulog doon yung paa doon sa loob eh. Walang yang yun, no? Kawawa eh. Tapos may nakaiwan na sapatos, yung mga nangyayari eh. So, yung mga nagsa-silent drill, expect that, no? Na may mga ganong, ano, natatapilok, na aksidente. Merong, tapos, may foster parent program sa isang province. Hindi ko nasasabihin kung saan, ha? Kasi, may endorse. May isang foster parent program doon sa isang province. And then, inano kami. So, ang kasama ko, si John D. Depano, saka si Boy Banyo. Oh, yung dalawa kasama ko. Tapos, may suicide squad ako nung gabi. Suicide squad ako. O de, alam niyo yung suicide squad, di ba? Pagka merong, every woman should feel she is beautiful that night. So, wala kang may iwan na walang makikitang nakaupo. Lahat, nagsasayaw. So, yung Suicide Squad, may order din yun, ha? Merong original na Suicide Squad, nung yearling pa lang kami sa Fort Magsaysay, di ba, may Suicide Squad sa hap namin. So, carry over. Yung original na Suicide Squad, kami yon. And then, may mga volunteer pa na in order of, ano, yung 4-3-2-1, o kaya 3-2-1, 3, 2, 1, 4, mang ganon. So, nag-augment yon. So, talagang walang matitira. Lahat yan masasayaw. Imagine, ilang kami? 300 plus kami. So, walang nakabangko. Eh, din nung tumugtog na, boom, kunana, lahat. Nasayaw. Tapos may nakita ko, nag-iisa doon. Nag-iisa. Nagpapaypay nga eh. See-through yung damit niya. See-through. Mababok hanggang shoulder. Uy, sabi ko, bakit yun? What na iwan? Tapos wala na. Nagpa-punch, nagiinom na yung mga, nagpa-punch yung ano, nagpapay nga yung Suicide Squad. Sige, ako na lang nga. Pagpunta ko doon. Hindi, sabi ko, kung pwede kaming ano, magsayaw. Sabi niya, ayaw ko. Excuse me. Sumabit. Sabi niya, ayoko sumayaw. Ay, sabi ko, jahe. Tapos hindi, nagpapahinga daw siya, pagod na siya kasi lagi daw siya sumasayaw. Ay, sorry. O di, sasama na lang kita hanggang sa matapos yung ano, yung tugtog. O di, upo kami. Samahan, ganyan. Tapos, nagyaya siya. Lumabas daw kami kasi mainit daw. O di, sige, samahan kita. Nabas kami. Tapos tinitignan ko, ba maganda? Maganda. Hamak ng ganda. Tapos nun eh, nagtanong, kwentuhan kami. Tapos, hanggang kailan kayo dito? Sabi ko, alis na kami bukas eh. Tapos may free time daw ba? So, she invited me pumunta dun sa kanila, sa bahay nila. So, yun. So, that's why yung foster parent program, in-skip ko. Nag-take life ako, sinabi ko doon sa amista ko, Bok, pagdating nando sa foster parents natin, supposed to be, magpapaalam ako, lalabas na ako. And then, may time pa naman eh. Dapat nasa barko kami ng mga bandang alas 6 ng gabi, ng hapon, alas 6. Kasi alis na yung barko ng alas 7.
Tapos, eh sila din daw, may lakad din. Eh, meron din silang kadate ng ano. O di, sinong babalik sa barko? Eh, basta kung sino bok mauna, ha? Ayun ganun. Pakisabi, walang iwanan. Sabi mo ganun, walang iwanan. Kasi baka masobrahan sa time eh. O baka hindi ma ano yung hindi mo mapansin yung oras yung pala malapit na yung ano yung tapos ng privilege. Pinuntahan ko yung girl. Tapos nilid ako eh, nilid niya ako. And then you know what happened, no? Nilid niya ako. Sabi niya, itong bahay na to sa tito ko, tita ko. O de, akala ko papakilala ako. Tapos yung nandun daw yung sa itaas pa yung parents niya eh. Tapos dito na lang sa tiyo tita daw niya, sa bahay ng tiyo tita. And then pagpasok namin, I thought, papakilala muna ako doon. Eh, abandon yung bahay. Sabi ko, nasan sila? Nandun daw sa Manila. So, yon, I got the message. And then, pagtingin ko sa oras, ala, 5 to 5 already. 5 to 6. 6 o'clock yung termination. Ay, talaga, rally, takbo. Punta akong pier, takbo. Tapos nun, eh, tinatanggal na yung ano, yung gangplank, yung ano. Ay, ako, tinatanggal na. Muntik na ako maiwan ng barko. Tapos nun, eh, hinahanap na ako. Tapos nun, tinanong ko yung ano, yung mga kasama ko. Ano, Bok? Wala counted, meron pa raw isa. Si Henry. Kasi si Sulueta, yung mista ko, yung sumalangit na isa yon lagi kung pagka yon dumating na, ibig sabihin kompleto na. Eh, naunahan ko pa eh. Late na nga ako eh. Naunahan ko pa. Tapos eh, buti hindi ako na report, na DR. Tapos sinasabi ko, bakit aalis na kayo? Nasa si Boy Banyo, tsaka si, ano, si John DePano. Walang niya kayo, Bok. Ni, ala, usapan natin, walang iwanan eh. O, bakit aalis na yung barko? Iwanan niyo ako. Iiwanan niyo ako. Minsan lang ako lalabas eh. Tapos iwanan niyo ako. Eh, ikaw nga nang iwan, sabi ng ganun. Hindi, ano, ako nang iwan. Hinihintay kito doon sa labas. Kasi alam ko, wala ka pa. Abay, pagdating ko doon, eh, nandiyan na ba si Boy Banyo? Wala pa raw. O di, nandun ako, lumabas ako, tapos hinihintay ko. Kasi alam ko, hindi alis yung barko hanggang wala ako. Ako yung batalyong commander eh. Wala. Tapos nung, ano na, pururot na ng pururot na yung barko, whistle na ng whistle, aalis na, tapos pumanik ako. Simula nang tanggalin yung anong gangplank, tapos nagpa-counting kagad ako. Tapos, nandiyan na raw si Boy Banyo. Ah, okay. Sinong wala? Si Henry Sulweta. Tapos sabi ko, oh, wala. Baka maiwan si Henry, ah. Teka, labas ulit ako. Ayun, tamang-tama. Nung palabas ako, parating siya. Okay, kompleto na. Complete, complete. Sabi ng ganun. Oh, that was ano. happy experience. Letter writing pa kami noon eh, nung girl. Up to some point. Tapos, ayun, after the Saturn tour, ang ano, ang feedback, ang haba na ano. Ang sabi sa Saturn tour, ang feedback nung nasa academy na kami, who was the battalion commander of that Southern tour? Sabi ng mga tako. Hinahanap sino. Sino daw, sino daw. Sino, yon. And that, ano, that stuck. Siyempre, tahimik lang ako eh. Hindi naman ako credit grabber eh. No? Na, ako may idea niyan. Hindi ako ganun. Guys, hindi ako ganun. Ang sa akin, it was everybody's accomplishment. Kasi ano yan eh. It was teamwork. Actually, it was teamwork. Everybody functioned to the last classmate, no? To the last classmate. He did his job. Ah, eh, yung order of messing nga, yung order ng ano, 4-3-2-1, pati yung sa ano, silent drill, pati yung sa everything. Ang ganda ng feedback. And the truth was, yung nag-take ng exam noon sa ano na yon, dun sa batch na yon, maraming nag-take ng exam. So yon yung ano.
Yun yung kwento. It was an opportunity. And as I said, if you are given the opportunity when you're a cadet, or whatever you are outside, even if you are a civilian, even if you're in the private sector, or if you are a young lieutenant, or a captain, or whatever you are, anong papel mo sa buong buhay mo, if you are given an opportunity, you shine, you accomplish, you deliver, not at the expense of other people, but yung honest to goodness na right way of doing it, and it can be done. It can be done. Kung ano yung naging failure ng iba, no need na siraan eh. No need. All you have to do is just come out with a better way. Di ba? All you have to do is just shine. Kasi kahit sabihin mo, you don't have to rub it in. May failure yung 80, 81, 82. May failure sila. Kasi ganito sila. Yung sa amin, eh, mas okay. Hindi, you don't have. Let the other people, the one who saw it, be the one to tell the truth, to share the story. Yun yung napulot ko doon. And that in a way somehow hindi naman ginalbanize yung pagiging first captain ko, hindi. It was one reason why I should be recommended. Recommended pa lang. Kasi walo kami eh. Bawat isang kumpanya meron eh. So, yung pagkakadala ko nun sa Southern Tour was a big help yung sa pagiging, sa consideration ng first captain. Of course, yung class president namin at that time, also received credit na as the class president, he did well. So, ganun yung kwento. Masarap din gunitain, ano? Masarap gunitain na it did happen. So, okay, mahaba na tayo. Ayoko na. Thank you so much sa pagpapakinig. At I hope na, no, sa susunod na video natin, meron pa eh. Para exciting yung susunod. Cheating ring! Okay? Cheating ring. Oh, mahaba-haba yun na diskusyon. Okay. So, nasa second class na ako. Okay. So, yun. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. So, yung mga bago, ngayon pa lang nakapanood, like, share, and subscribe. When you're ready subscribe, you will be expecting more videos na about my cadet life all throughout hanggang graduation. Tapos, pagka kayo naghanap ng kwento ng pagka-officer sa AFP, yung pagka-ranger ko, nauna na yun. So, kalkalin nyo na lang. From video 1 onward. Nasa video 82 na tayo ngayon. At saka yung mga community na vlog, yung answer, question and answer, malaki na utang ko sa inyo, marami, ilang araw na yun, na ayoko kasing singitan muna ng community vlog. Gusto ko tuloy-tuloy yung mga video ng Cadet Life para downer. So, I will answer yung community vlog natin after siguro ng pagka naka tayo sa first class. Maraming kwento sa first class year kasi masyadong strenuous, stressful. Maraming kwento. At saka totoong nangyari, konti pa lang ang nakakalam. Tapos noon, ang mga upcoming pa is yung case ni Cadet Kudia. Ano yung side ko, yung version ko. May mga nagpapadala nga sa akin ng mga video eh. At napanood na, nakalkal yung mga nangyari noon eh. So, I will be able to vlog about it sometime in the future. Gusto ko matapos muna yung cadet life so that you will see and understand yung where I am taking off from.
maganda maintindihan niyo yung buhay ng kadete eh. At the same time, maintindihan niyo yung honor code and system. Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi ng mga P-Mayor na you will not understand the honor code and system because you are civilians. That is pure and simple high octane bullshit, no? That's bullshit. Nobody has a monopoly of honor. Okay, maniwala doon. Yung iba nga dyan, mas honorable pa eh, nung bago pumasok sa academy. Yung sinasabi ko nga sa inyo na cadet does not lie, cheat, steal. O, di ba? So, I will discuss about it sa susunod. Hindi pwede yung ganong style na hindi nyo maintindihan yung honor. Ano ka? Anong kababalaghang yun? Anong kalokohan yun? Huwag kayo maniniwala pagka sinalitaan kayo ng ganon. Buntalin nyo. Parang sinabing, ikaw hindi ka honorable, kami honorable. Eh, hindi. Doesn't work that way. Honor is for everyone. Nobody has a monopoly of it. So, yun. Okay? Maraming salamat. God bless everyone. Sa mga nagagalit sa akin, magalit kayo kung gusto nyo magalit. Eh, buhay ko to eh. Kwento ko to. Mag-vlog din kayo kung gusto ninyo. Sa akin, masaya na ako na meron nakikinig kahit papano, may follower. Yung mga nagdi-dislike, pakisabi naman din kung bakit kayo nagdi-dislike para ma-improve ko. Baka meron kayong hindi gusto, eh, pwede ko ma-improve on. Mag-comment kayo kung bakit kayo nagdi-dislike. Kasi kung trip nyo lang mag-dislike, eh, nako, wag ganun. Pangit yun. Okay? So again, thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyo. Okay? God bless everyone. Happy weekend nga pala. Friday na naman eh. TGIF. Bye-bye. Bye-bye.